What's up, ka-YTT? So, ang topic natin ngayon, yung experience kung paano ka may maplatan dahil sarado yung mga vulcanizing shot. So, anong nangyari kasi, August 2, ang gabi, straight si Mrs. sa duty dahil may umabsent. And then, inantay ko siya hanggang 10 p.m. So, upon checking yung gulong namin sa ulian, yun nga, medyo may problema dahil every 30 minutes pag check ko is napaplat siya. So ang thinking ko naman pag tubeless yung gulong is pwedeng i-running plat. So ang ginagawa namin every time na makita kami gasoline station is binabombahan namin. But pagdating namin sa Robinson Place, Ortigas, Bumigay, hindi na siya kayang bombahan. So, laganap kami, naglakad ako from Robinson's Ortigas to dun sa may Life Homes, and then buti na lang si Kuya, 24 hours yung organizing chef niya. So, dun kami nagkaroon ng chance na thanks God, is nakauwi kami around siguro tapos na yun 1 a.m. And then, papakita ko dito sa video to kung gaano kahirap magtulak at the same time meron man nagmamagandang loob na tumulong pero hindi talaga kaya dahil wala na, i-plat na yung gulong, butas talaga, dalawang butas ang nangyari po. Siguro dahil sa Paco Manila kasi ako na kasi, di ba, alam niyo naman pag Paco, marami talagang Paco. De joke lang. So and then may makikita nyo rin sa video nito yung muntik na kami scam dyan sa may tulay ng Rosario. So may dalawang tao nag-volunteer sa amin na tumulong, inangkas na nga si Jubel ng isa, and then yung isa naman gusto makipagpalit motor, siya daw magdadrive. Eh hindi ako pumayag dahil syempre hindi pa nga bayad yung motor, makukuha na. So sama-sama nating tingnan dito sa video to yung experience ko. Thank you mga kaway dito. So ito guys, kamot ulo dahil di ko alam kung anong gagawin ko. Around Ortigas ako. Ayan no. Hirap, naghanap kasi ng vulcanizing. So, syempre, kasama ko si Mama Bell sa hirap at ginhawa. Kailangan magkasama. Boy Tulak ang tawag sa amin. Yan, nag-iumpisa na kami maglakad. Ay, nako. So, yan. Malapit na ako dun sa may, ano, sa may Medical City, sa may pagitna. Wala, tulak lang po talaga. Wala pong magagawa. May mga huminto po na motor kaso hindi po nila kaya syempre. Butas po kasi yung gulong. Walang ibang gagawin kundi maghanap po ng vulcanizing. Tulak ko lang po. So, chine-check ko po kung naka-online si Mama Bix sa Sir Toby. Kasi, yun nga po, balak po namin is makitulog muna sa office. Kasi medyo malapit na po. Along Rosario lang naman po sila. Yan si Sir Topi sana for rescue. Kaso naka-offline na po. Nakakaya naman pong makikistorbo lang po. So yun, inom-inom muna ng Coke. Layo, sobra hirap. Yan, andyan na po kami sa may Ortigas East, sa may IPI. Yan, lakad pa more. Hirap po, diba? Si Boy Lakad. Yan. Wala tayo magagawa kundi lakad lang. So ito po yung dalawa na sinasabi ko. Ito yung nag-o-offer, tinatanong niya ako ano nangyari sa gulong ko. And then sabi niya kayang-kaya ko daw yan i-running plat. Sabi ko nga hindi nga pwede. And then ayun yung kasama niya dumating. Kinukonvince din ako na kayang-kaya daw yan. So sabi ko naman ako magda-drive. Then tinuro niya sa akin kung saan yung may open na vulcanizing sa may ano nga Life Homes. Then pinaano ko na nga si Jubel. Ayun. Pinangkas ko na sa motor ng isa para i-try. So, ayan po makikita nyo, ni-running plat ko pero hindi talaga kaya. Ayun, gumigigawang-gawang po ako. Kaya ang ginawa ni Jubel is pumaba talaga siya ng motor kasi ayaw namin na masira pa yung motor. So ito, thanks God. Dito na kami sa may Life Homes sa almost 2 oras na paglalakad. Yun, chinecheck na ni Kuya. So ang ginawa niya nga yung pambomba sa mga gasoline station, hindi kaya
So ginawa niya yung parang pressure para ma-check yung gulong kung ano yung butas. So napakabait ni Kuya dahil syempre siya lang yung nabuta namin na 24 hours na vulcanizing shop. Siguro kung hindi, maaga, siguro mga umaga na kayo bago makarating ng bahay. So ayun na po, inasa niya na hangin. So ay salamat. Yan. Binenta sa amin ng dalawang scammer yung silan. Hindi niya makuha yung motor eh, kaya binenta na lang yung silan. Ayan o. So, ang ginawa ni Kuya, yan, ayan yung sinasabi ko sa inyo. Na mas maano siya, mas ma... Ano yung hangin, lakas yung hangin na lumalabas, parang pressure ba? Talaga kasi hirap kasi talaga running plant. Tinesting ko kasi hindi talaga kaya. So as usual, ang ginagawa ng mga vulcanizing shop, chinecheck nila kung nasa yung plant. By doing, ay nga, putting a water nga, and then, iba nga may sabon pa yan. Ayan, nalagyan nila tubig. I-check ni Kuya kung nasan yung plant. Ay, nasan yung ano pala, butas, sorry. So nakita niya dyan, yan yung kasing pinagsalpakan ko kasi pumunta pa kasi ako ng Pasig bago ko sundin si Mrs. May butas na siya. Yan, ang ginawa ng vulcanizing shop dito sa may Pasig is sinalpakan lang. Akala ko naman okay na yun. Inoperan kasi nila ako ng silant 280. Sobrang mahal naman, wala naman akong perang in that time. Kaya pinasalpakan ko lang. So at least ngayon, kasama ko si Jubel, medyo may dala siyang pera. Yun, kesa na ni Kuya yung plat. Ay yung ano pala butas. So yan, check natin siya. So ayan na, as usual ang ginagawa ng vulcanizing. Tatanggalin niya na yung gulong. This na first time na mangyari sa akin. Ito talaga ayaw ko ma-experience. Kasi ang hirap ma-experience ng ganito, especially pag gabi. Kumbaga wala kang ibang option kundi maghanap, maglakad at magantay. So namangha ako dahil akala ko pag tubeless merong interior. So yung pala, ayan o, natatanggal din pala siya. Pansin niya, ano, parang ano lang, natural lang na yung pagtatanggal ng gulong. Kahit anong klaseng gulong pala, kaya ng ano, you know, ng magbubulganize. So, yan. Shoutout, Kuya. Alam niya naman na binibidyoan siya kasi nagpaalam naman kami. So, yan. Grabe, ano, hirap na hirap si Kuya. Mayroon pala pag tubeless, matagal. Makikita mo dyan yung ano ko, yung rim ko medyo, yun nga. Siyempre, nagasigasan dahil di mo na pwede ingatan. Ang gusto kong ingatan pa o maayos. Ayan, medyo maambon pa. Napakaswerte talaga namin gabing yan. So, ayan po. Tinapalan na yung ano, dalawang butas. Yan, sabi ni Kuya, pang matagalan na yan. Antay-antay lang po. Matagal po yan. Dalawang butas, almost 10 minutes yung isa. So, ayan, si Jopel, kawawa. Ano. Salamat, dahil kahit sa hirap. Sabi ko, umauna ka na, pero yun. Very supportive pa rin, naglakad din. Almost 2 hours kami naglakad. So, yan. Kala mo seryoso. Tasalita yan. Minihit ko na lang. So, kung mapapansin nyo, ang layo ng tingin ko. Iniisip ko, bakit nangyari to? Kwapo na. So, yun. Ay, nako, buhay is life. Naulan pa.
Di ba? Alam mo yon. Buti na umulan, tapos tayo maglakad. Andiyan kami sa vulcanizing shop. Ay, pag inabot ka nga talaga. So, ayan na siya. Makikita niyo, papakita namin sa iyo. Yun, wala na yung gulong niya. Ganyan ang itsura pala ng tubeless. First time na makita ko na mas masiraan. Shoutout kay Kuya kahit umuulan. Tingnan nyo naman, napakasipag talaga ni Kuya. Wala eh. Yan, ano niya, kinakabit niya na po yan. After po niya ikabit, may silan naman po dyan. Ayun po, nasa taas ng motor. Lalagyan niya pa rin po yan. Para po, kasi, naplat na kasi before yan. Yung silan na nilagay ko pala is natutuyo din pala yun. Kaya, yun, buti na lang mga scammer nagbenta ng silan. So, ayan po, sobrang lakas ng ulan. Kung mapansin niya, napakaswerte talaga. Sa may life home, sa may ilalim. Yan po, 24 hours po yung vulcanizing. Kaya pag nasiraan kayo, punta lang kayo dyan sa ilalim. Hanapin nyo yung si Kuya. So, ayan na, lalagay na yung silan. Tiyata pala sa gilid. Para, kasi diba, para, yung mga singaw kasi para matapalan siya. Medyo nawawala na yung ulan. Ambon-ambon na lang. Ay, malakas pa pala. Kala ko ambon. Ayun, no? Dami yan. Shoutout sa scammer. So, at yan na. Binabomba na ni Kuya. Ay, sa lahat. Makaka-uwi na kami. So, ayan na pinander ko. So, meron kasi akong ginagawa. Pwede na matagal siya na gamit, kailangan muna painitin para yung oil is makyat sa mga ano niya, sa mga parts niya, para hindi siya masira agad ang motor. Ayan, take. Shoutout kay Kuya, maraming salamat. At ayan, kina-check ko na. Thank you for watching.